Ano nga bang magandang gawin dito sa giniling na to? Alam ko na! Tayo gumawa ng Korean Beef Bowl! Siyempre, like na po ang video natin at mag-subscribe para sa mga susunod pa natin mga videos. At ito na po, nanatotobli pa ang unang hakbang ay siyempre maglabas ng bowl. At ito ang tiyatawag nating sarsa. Gay po tayo ng asukal na kayumanggi, brown sugar, kayumanggi na lang po. At siyempre toyo. Lalo-lalo na kung meron kayong toyo, eh, ilagay nyo na sa bowl ang toyo ninyo. Katapos, ito naman, ang isang kutsaritang mantika ng sesame. Dalawa pala. Dalawang kutsarita ng mantika ng sesame. Lagay lang po natin 'yan. Ang mga sangka po ng ng ulam na 'to nasa dulo ng video natin. Nagdag rin po tayo ng paminta. Tak 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 lang. Lahat po na sukat, inulit ko nasa dulo po ng video kaya huwag natin i-skip, sayang naman. Halo-haluin ang ating sarsa. Halo mabuti. Hindi natin malulusaw yung asukal, ano, pero haluin lang natin haluin hanggang sa makakaya natin. At isang tabi. Samantala, ang ating ikalawang hakbang ay ang karne. Hello Jollibee, andiyan ka na naman. Magpainit ng mantika. Tignan kung mainit. At ilagay natin ang luya. Ito'y ano mang Tagalog ng grated. O basta yun. At ang ating bawang. Chop-chop na bawang. So, gisa-gisa lang. Gisa-gisa habang nanonood si Jollibee sa tabi-tabi. So, madali lang itong ulam na to, no? Pero sobrang malasa. At pagkatapos niyan, mag-isa na natin. Laks natin ang apoy kahit ilalagay na natin ang giniling. Dahan-dahang ilagay ang giniling sa sabi ko nang dahan-dahan, tanggalin ang papel. Okay. So usually, kadalasan ang gamit namin karne ng baka. Pero itong nabili namin ngayon pagkahalong baka at baboy. Pero okay lang kung ano meron kayo. Mas maganda kung baka, mas malasa siya. Pero wala namang problema. Nung natikman naman namin ito, masarap pa rin naman. Okay, at medyo naluto na siya, medyo maputla siya, no? Pero ayos lang yan. Susunod natin gagawin dito ay ilagay natin ang dahon ng sibuyas. At halu-haluin lang natin siya. Ito yung mga matitigas na parte. Yeah. Medyo bandang dulo siya, no? So, pagkatapos siya ng ikatlong hakbang, tawag natin sarsa at karne. At syempre, kuhanin ang sarsa at ihalo lang natin. Nasa malakas pa rin tayong apoy dito. Although, wala namang talagang apoy yung lutoan namin, ano? Pero yung sa pinakapataas na setting niya. So, haluin lang ng haluin. 7-8 minuto. Tapos, patakbang natin ang ating panggilid o sides. Ito mga buto ng sesame. Itutusta lang natin siya. So, madali lang yan. Huwag masyado malakas yung apoy. Ayaw natin siya masunog. Gusto lang natin siyang matusta. Siyempre, sinusupervise na naman tayo ni Jollibee. Okay ka lang dyan. So, tusta-tusta. Huwag niyong iiwanan dahil mabilis itong masunog. Pag medyo kayumanggi na siya, patayin na natin ang apoy para malipat na natin. Okay! Ang isa pa nating panggilid, ito depende sa inyo kung gusto nyo, pero kami gusto namin. Hindi mantika, nalagyan na tayo mantika.
kawali at painitin natin to. Siyempre, ikalat natin mantika. Kalo masyado marami ata ito mantika. Pero ayos lang yan. Okay lang yan. Kuhanin ng carrots. At prito, hindi man talaga prito, no? Medyo gisahin lang natin siya ng konti. Tapos alagyan natin siya ng konting asin para lumabas ang kanyang natatanging tamis. Ayaw natin siyang masobra sa luto, ano? So gusto natin medyo malutong pa siya ng konti. Lumabas lang yung natatanging katamisan niya. At ito, patay na yung apoy nito, no? Lagyan lang natin siya ng konting-konting mantika ng sesame para lang lumabas yung kanyang lasa ng sesame para humalo siya sa ating ulam. Ito yung na-tosta nating sesame. Hindi lahat. Konti lang. Gusto natin malagyan ng ng lasa itong ating giniling na karne. Ito, actually, ano to, luto na to, eh, no? So, nagdadagdag tayo ng lasa. So, pinatay ko na. Okay na nga. Sabi ko nga, okay na. Oh, ito na. Ang ikalimang hakbang. Tatawagin natin siyang pagmamangkok. Dahil plating, hindi siya plating dahil mangkok siya. So, pagmamangkok. Kuhanin ng isang tasang kanin. Uy, nahulupay ah. Dahan-dahan paglagay ng ating carrots sa ating mga panggilid dahil nasa gilid siya ng kanin. Okay, kuhanin, sayang. At ito pala, hindi ko na-videohan, ano, pero ito ay spinach. Blanch lang siya. Hindi ko naman Tagalog ng blanch. Basta pinakulungan ko lang siya ng sobrang saglit lang. Tapos niligyan ko siya ng mga buto ng sesame. At syempre, ang ating karne na may sarsa, lagay natin sa taas. Pwede kayong maglagay ng iba pang panggilid na gusto nyo. Ito lang kasi meron kami sa ngayon. Medyo mahirap pumili ngayon dahil medyo lockdown tayo. So, kung ano yung meron, gamitin nyo. Ito, yung daon ng sibuyas at tapos na! Ito na! Masarap ito! Kailangan nyo subukan. So, ito na nga po ang mga sangkap. Sobrang dali lang at napakasarap pa. Subukan nyo po. Masarap din siya, lalo na kung may gochujang kayo o kaya ay chili flakes. Yan po. Kalimutan, like at subscribe po para sa mga future videos. At sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat!